Sa bawat lugar na ating pupuntahan, ang lahat ng ito ay mayroong nakatagong kwento. Maging dito nga sa Pilipinas ay maraming probinsya na kilala na nagtataglay ng nakakatakot na kwento. Halimbawa na lamang sa Capiz, pinaniniwalaan na tirahan ng mga aswang, ang tagong syudad sa Biliran na pinaniniwalaan namang lugar ng mga engkanto, at marami pang iba na naglalaman ng iba't ibang kwento at paniniwala. Narinig niyo na ba ang kwento ng Hauncheville? Pangalan pa lang parang kakaiba na, hindi ba? Tara at tuklasin natin ang kwento sa likod ng lugar na ito. Noong 1950s, isang kwentong katatakutan ang kumalat sa southeastern ng Wisconsin. Ayon sa mga lokal na nakatira sa Wisconsin, matatagpuan sa kakahuyan ng Muskego ang isang grupo ng mga circus dwarves o mga maliliit na tao na nagtayo ng tahanan sa kakahuyan. Ang Hauncheville ang tawag sa komunidad ng mga maliliit na taong nakatira sa kakahuyan. Ayon nga sa paniniwala, isang grupo ng maliliit na tao ang kinuha para magtrabaho sa circus. Pero ang mga ito ay nakatanggap ng pagmaltrato sa kanilang amo o sa kanilang ringmaster. Kagaya ng mga nasa pelikula, ang isa ding ito ay may katapusan. Isang araw, hindi na nila natagalan ang lahat ng masasamang ginagawa sa kanila ng kanilang ringmaster. At dahil na din sa marami sila kahit na maliliit, pinagtulungan nila ito at pinahirapan hanggang sa mamatay. Noong kanilang napatay ang ringmaster, ang mga maliliit na tao na ito ay pumunta sa loob ng kakahuyan at doon nagsimula ng panibagong buhay. Ayon sa alamat, makikita sa loob ng kakahuyan ang mga maliliit na bahay na tanging sila lamang ang makakapasok. Oo, makikita mga bahay pero again hindi makakapasok ang isang individual. From UNANO to literal na dwarves ang nangyari dahil nagkaroon na ng mystical powers ang kwento na ito. Ang ilang kwento naman ay sa cornfield matatagpuan ng mga ito at minsan naman ay sa isang kuweba. May mga kwento din na hindi mga UNANO o dwarves ang mga taga-circus, bagkus mga taong may sakit na albinism. Kung sakaling mayroong osisero o naligaw lang sa kakahuyan at nagtangkang pasukin ang kanilang bahay, hindi naman nila ito papatayin, bagkus bibigyan nila ito ng kakaibang sakit sa katawan na dadalhin nito habang buhay. Parang mas masaklap pa yun ah, pag pinatay saglit lang. Dito gusto nilang pahirapan talaga dahil sa sakit habang buhay pa. Pero syempre, papaanong naikwentong misteryosong lugar na ito kung walang witness, hindi ba? Taong 1950s, may isang batang albino o mas kilala natin sa Pilipinas bilang mga anak araw na nakapunta sa lugar na ito. Nung dumating ang bata sa baryo, walang ginawa ang mga maliliit na tao sa kanya. Bagkus siya ay kinupkop ng mga ito, marahil nakita nila ang kanilang sarili sa bata dahil nga ibang itsura nito kagaya nila. Sa pagtagal ng panahon, ang batang ito ay lumaki sa kanila at dahil hindi naman siya maliit na tao, lumaki itong normal ang laki at naging guardian o tagapagbantay ito ng mga maliliit na tao. Sa tuwing may ibang taong nagtatangkang pumasok sa kanilang lugar, ang albino ang haharap dito. At depende sa taong nagtatangkang pumasok, posible niya itong mapatay. Matapos itong mapatay ng albino, ang katawan nito ay kukuhanin ng mga midgets o UNANO at gagawing pagkain. Sa pagtagal ng panahon, makikita pa din ang matandang albino na nagbabantay sa baryo ng mga maliliit na taong ito at ito ay mayroong hawak na isang malaking baril o isang shotgun. Sa tuwing mayroon ngang mawawalang tao o mga taong namamatay ng biglaan, sinisisi ito sa mga UNANO. Dagdag pa sa paniniwala, ang mga UNANO ay lumipat sa lugar ng Mystic Drive at dahil sa chismis na ito, maraming natakot at hindi nagtangkang tumapak sa lugar na ito. Isang kilalang kwento ang nagpasikat at sumuporta ng mga midgets ay lumipat talaga sa Mystic Drive. Bago marating ang dulo ng Mystic Drive, makikita ang isang kamalig kung saan isang lalaking magsasaka ang nagbigti sa mismong lugar at sa ibaba ng paa nito, makikita ang maraming bakas ng paa. Ang mga bakas ng paa ay hindi isa-isang matanda, bagkus ito ay maliliit na tiil
na parang galing sa mga bata. Makikita din sa pader na nakasulat sa dugo ang mga katagang "The hunches made me do it." Sa di kalayuan, makikita pa din ang kamalig at may haka-haka na tuwing gabi makikita ang isang katawan na nakasabit dito ang katawan ng magsasaka. At kung maglalakas loob na lapitan ng lugar, makikita mga bahay na may maliliit na pinto at mayroong nakasulat na stop na mas maliit pa ang sulat. May ilang kwento naman na ang grupo ng mga hunches ay nakatira malapit sa lawa sa Grand Park. Ang lawa ay kilalang puntahan ng mga kabataan sa lugar. Alam nyo na, para mag-ano, mangisda, kayo talaga kung ano-ano iniisip nyo. May ilang kabataan ang naisipang mag-party sa loob ng gubat at pumunta sa nasabing lawa. Ewan ko kung bakit, pero mas trip nila siguro ng ganun, at least walang tatawag na pulis para pigilan sila. Pero nung gabing yun ay inatake sila ng hindi kilalang kalalakihan at halos hindi nila makita ang mga ito. Ayon pa sa kwento, maraming putok ng baril ang kanilang narinig at mga nagliliparang mga maliliit na kutsilyo ang sumalubong sa kanila. So, totoo nga ba ang lahat ng kwento at paniniwala tungkol sa Hunchyville? Kayo ba, ngayon pa lang, naniniwala ba kayo na totoo ito? O medyo may halong kalokohan? Well, pagpatuloy natin. Magmula noon hanggang ngayon, maraming tawang sumubok na pasukin ang lugar at kumuha ng mga footage at ilagay sa loob ng internet. May dagdag pang kwento na mayroong mga namatay na tao sa lugar. Ang kwento ay kalat sa bawat kabataan sa lugar. Pero para sa mga opisyal ng Muskego, wala itong katotohanan. Ayon nga kay Lieutenant Dave Constantino ng Muskego Police Department, sa kanyang buong buhay sa Muskego, hindi niya narinig ang kwento na ito. Pero nung ito ay pumasok sa pagiging pulis, doon niya lang nalaman ang buong kwento. Isa nga sa kanyang narinig na kwento ay tungkol sa isang mamamatay tao na gumagamit ng palakol. Pero ayon naman kay Dave, ang lahat ng kwento at paniniwala ay walang katotohanan. Gayunpaman, ipinasara na ang lugar at ipinagbawal ang pagpasok sa loob nito. Hindi dahil sa totoo ang mga kwento-kwento, bagkus nadudumihan na rin ang lugar dahil sa pagpasok ng mga kabataan. Kahit na ipinagbawal na ng mga pulis, maraming kabataan pa din ang nais pumasok dito. Ang iba ay naghahanap ng kasagutan kung ito nga ba ay totoo o hindi. Habang ang iba naman ay nais lang maghanap ng lugar na maaari nilang gawing inuman. Bago pumasok sa loob ng kakahuyan, makikita ang isang sign na no trespassing. Kung sakaling ang may mahuling pumasok sa lugar na ito, magmumulta lamang ito ng halos $334.50. Magmula noon, sarado na ang lugar at wala ng tawang pinapayagang makapasok dito. Well, sino nga naman ang nanaising pumasok sa lugar at magbayad ng ilang daang dolyares? Ang pagsasara ng lugar ang naging isa din sa dahilan para ang misteryo ay manatiling sikreto. Maging dito sa Pilipinas, hanggang ngayon, hindi pa rin tayo sigurado kung totoo ba ang manananggal na nahahati ang katawan at ang lugar ng mga engkanto na nangunguha ng mga tao. Siguro kakailangan natin si Sam at Dean para imbestigahan ang pangyayaring ito. Maraming salamat sa panonood mga boss. At tulad ng nilagay ko sa comment section, first 10 lang po ang isasama ko sa shoutout kada video. Kaya shoutout ka na Sage of Six Path, Obito, Answer Gaming, Carlo Ortigas, WSTG, Obet Bulan, Matsi TV, Luan B. Oikrala, Paulo Avelina, George De Lima, at Jason De La Cruz. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa susunod na video, alamin natin ang nangyari 8 taon matapos mangyari ang Battle of Los Angeles dahil noong 1980, isang UFO na naman ang nakita sa may Rendlesham Forest sa may Suffolk, England. Kagaya ng Battle of Los Angeles, isa ito sa mga undeniable proof na totoo ang extraterrestrials. Dahil hindi lamang isang tao ang nakakita, kundi marami. At sa case ng Rendlesham, may mga evidences pa sila. Kaya't alamin natin yan sa susunod na video. Muli, maraming salamat sa inyong panonood. Roll outro.